Sa Islam, specific na date, walang nakakalam. Pero ang major signs, hindi pa nangyayari. The minor signs, before sa araw ng paghuhukom, ay mangyayari po ang mga minor signs. Sa Islam, ayon kay Prophet Muhammad SAW, na ang mga taong walang sandalyas, mga taong walang sandalyas, they will compete erecting building, yung bang patayuan ng mga building, yung mga taong walang sapin. Nangyayari na ngayon, yung mga taong mga illiterate dito, mga bado, ay walang pinag-aralan, pero nagpapatayuan sila ng mga building. Time will come na ang mga babae wala nang hiya. Yung bang moralidad ng babae, hindi na sila nahiya. Ngayon, hindi na nahiya ang babae. Noong panahon, makita ang tuhod, nakakahiya. Ngayon, ipakita ng pusod, wala na, sikat na pag nakita ng pusod. Nakita na yung pumuputok na ang harapan, sikat na sikat, wala nang hiya. Ha? Punta ka doon sa Maynila, diba, hawakan ka pa sa babae, wala na. Mga lalaki at karamihan ngayon, mga lalaki dito sa abroad, dito sa Qatar, I'm telling you, Qatar. Wala na, nagsama-sama, girlfriend, boyfriend, holding hands. Noon, natandaan ko, sa aming edad, love letter lang, nahiya na kami malalaman. Ngayon, wala na, mag-holding hands. Hindi mag-asawa, nag-holding hands. Wala nang hiya. Ha? Wala na. Alhata nga, dami dito. Naku, kung ipang-picturean ko ito, pang Facebook ko, maraming pamilya masisira. Marami ditong lalaki na may asawa sa Pilipinas, ga-holding hands dito. Mga babae na may asawa sa Pilipinas dito, kung anong lahi nga ang kalaguyo nila. Wala nang hiya. Ha? So, isa ito sa mga tanda, medyo a minor sign, nga darating ang panahon, sexual intercourse, rampant, adultery, fornication, so rampant. Ang major sign na hindi pa nangyayari, nang sabi ni Prophet Muhammad SAW, ang major sign is like yung beds, yung bang tasbih, rosary. Ang rosary, ay pag naputol ang rosary, ay mahuhulog lahat, sunod-sunod ang hulog. The major sign will like this, na sa panahon mangyayari ang isa, sunod-sunod. Isa sa mga major sign. Isa sa mga major signs, si Jesus Christ will come. Darating si Isa al-Masih, si Jesus Cristo. Nasaan kaya? Lahat ng mga reliyo nag-isip na sa Katoliko, iniisip nila si Jesus Cristo darating sa simbahan ng mga Katoliko. Mga Sabadista naman, nag-isip sila na pagdating ni Jesus Cristo, sila ang imit ni Jesus Christ. Ang Iglesia ni Cristo, itong Iglesia ni Cristo, nag-isip rin. Napag-apot ni Jesus Christ sila ang imit. Yung Jehovah's Witness. Of all Christians, nag-isip bawat grupo na pagdating ni Kristo, sila ang liligtasin. Ang iba, imperno. Kami naman, kung tatanungin, katatanungin ng Muslim, kami, sa amin pupunta si Kristo. Bakit? Common sense ang logic gamitin natin. Well, hindi lang muna ang Biblia at ang Quran. Sa history, logic ang gagamitin natin. Ha? Tanong ako, sino bang taga saan ka? Jinsan, halika nga. Halika dito. Ikaw taga General Santos, di ba? Example, taga General Santos ka. Kukunin ka sa Diyos, sa langit. Isang milyong taon ka sa langit, ibalik ka sa lupa. Saan ka babalik? Sa Qatar? Siyempre sa Jinsan. Bakit? Taga Jinsan ako eh. Taga Jinsan ka eh. Common sense eh. Taga General Santos, kung kukunin siya sa Diyos, dalhin sa langit, babalik siya sa General Santos. Alang-alang sa Qatar, si Iloilo, may kung si Ruhas yan, pupunta si Iloilo. Ikaw, halika nga. Ikaw, taga saan ka? Sambuanga, Ustaz. Saan sa Sambuanga? Doon sa Manikaan. Kung kukunin ka ng Diyos, ni Allah, 1,000 years, 10,000 years, ibalik ka sa lupa, saan ka babalik? Doon sa saan ako nang galing, sa Manikaan, Sambuanga. Sambuanga, Pilipinas ka babalik. Di ba ba? Okay, upo na, walang bayad ha, libre. Si Jesus Cristo, saan nagmula? Common sense, saan nagmula si Jesus Cristo? Sa gitnang silangan. Doon sa kinuha, pagsabi ng Diyos, balik ka sa lupa. Si Jesus Cristo, balik sa Amerika? Si Jesus Cristo, babalik sa Amerika? Si Jesus Cristo ay babalik sa Pilipinas? Common sense, ilan ba ang Jesus Christ? How many Jesus Christ? Only one. If Jesus Christ will return, be returned by God, saan siya pupunta? Of course, sa Middle East. Ano ang madatnan sa Middle East? Muslim, Kristiyano? Muslim. Pag dating ni Jesus Christ dito, walang confusion. Makakita siya ng masjid.
papasok agad si Jesucristo. Masjid. Eh, pareho lahat eh. Ang masjid sa gitnang silangan, pareho lahat. Eh kung si Jesucristo pupunta sa Pilipinas, sana ko papasok sa iglesia ni Kristo nga parang tinutusok ang langit. Sana man, punta naman siya sa Katoliko. Eh, may krus dyan. Malilito si Jesucristo kung saan siya papasok. Sa Mormon. Saan kayo ko papasok? Sa Sabadista. Ay, si Jesucristo kasi iba-iba eh. Pagdating sa Sabadista, ay iba ang awit. Pagdating naman sa Katoliko, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Malilito si Jesucristo, saan siya papasok na simbahan? Ang tanong, papasok siya kung paano siya nagdasal. Sa kapanahonan ni Jesucristo, paano siya magdasal? Doon siya papasok. Paano magdasal si Jesucristo? Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, si Jesucristo ay nagpatira pa. Saan siya nagdasal? Si Jesucristo ay nagpatira pa. Anong relihiyon sa mundo ngayon? Ha? Pag pumapasok sa simbahan ay nagpatira pa. Pag makita ni Jesucristo, ay kakasangga ko ito. Ha? Pero kung papasok sa simbahan, nagsayaw, halilo, halilo, halilo. Ah, ano si Jesucristo takot dyan? Ha? Pagdating doon, may simbal pa, may cordon pa, may piano pa. Oh, pero so, may choir member pa. Bakit? Sa kapanahon ng Jesucristo, may choir member? Nako! Yung mga taong nag-isip na si Jesucristo papasok sa iyong simbahan ay mga gunggong yan eh. Yeah? Walang alam yan sa Biblia. Magbasa kayo ng Biblia kung papasok si Jesucristo. Isa sa mga major signs. Another major signs. Nasabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the sun will rise from the west. Nga ang araw ay sisikat sa kanluran. Ngayon ang araw sisikat sa silangan. Pero darating ang panahon, ang araw ay sisikat sa kanluran. At lahat ng pagsisisi hindi na aksepin. Hindi na tatanggapin ang lahat ng pagsisisi. Darating si Dajjal, yung tinatawag na Dajjal. Yung isang mata na may kapangyarihan na binigay ng Allah, kagaya ng Allah. Dajjal, tinatawag niya Dajjal. May kapangyarihan siya, ang patay, kanyang bubuhayin. Ang disyerto ay paulanin, ay tutubo, para labasin ang lahat ng precious stones. According to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the precious stones will go out from their hiding place and they are flying like bees. Yung bang mga bubuyog pupunta sa kanya. Eh, sino hindi maniwala? Ha? Ikaw, mamatay ka. Patay ka. Sabi niya, buhay ka. Buhay. Ay, sino hindi maniwala? Ha? Ano pa? Sabi niya, gutom ka? Oh, paliparin yung tinapay sa'yo. Busog ka kagad. Ha? So, maraming ayon ni kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming taong maliligaw at maniniwala nga siya ay si Allah. Ang dami pang, if I'm not mistaken, about seven or nine major signs. Now, isa pa ay wala pa dito. Wala pang nangyari. Kahit isa. All the minor signs had happened it already. Okay, ang sabihin ko dito, kung babalik si Jesucristo, ay babalik siya sa mga Muslim. Dahil yung mananamit, yung nanay niya, Muslim na pananamit. Si Jesucristo, pag manamit, ay at tingnan mo yung balbas. Si Jesucristo, mukha niya may balbas, di ba? Supposing pupunta si Jesucristo sa iglesia ni Kristo, ng simbahan. Papasok si Jesucristo. Sabi ni Jesucristo, Assalamu alaikum. Di ba yun ang greetings ni Jesucristo? Ang greetings ni Jesucristo sa Hebrew, sa Aramaic, sa Arabic, Shalom alaikum. Eh kung darating si Jesucristo sa iglesia ni Kristo, Assalamu alaikum, mahabang balbas, kundi magtakbuhan niya mga iglesia. Uy, si Bin Laden, di on. Ha? Eh kung si Sakwan naman sa mga Romano Katoliko, pagdating ni Jesucristo, Assalamu alaikum. Ano, takbuhan ng mga Katoliko, bakit si Bin Laden nandito? So, pero pag sa amin, ang mga Muslim, pagdating ni Jesucristo, pag sabi ni Jesucristo, Assalamu alaikum, yayakapin namin si Jesucristo. Hindi tayo matatakot dahil ang greetings ni Jesucristo, yun din ang greetings ng mga Muslim. Okay, very clear. Sige, tanong. Yun po mga kapabalik.